Good evening, mga viewers. It's me again, Jake Santos, and welcome to my vlog again, no? For tonight's video, itutur ko kayo sa aming bagong biling Fuji Xerox C2060. Ayan, no? So, ang machine na to ay super elegant and maganda yung kanyang print, no? Maganda rin yung kanyang copy. And siya ay A3 machine, no? So, from Fuji Xerox. Maraming salamat, Fuji Xerox, no? For giving us this machine, no? And talagang worth na worth yung aming yung price, no? Worth yung price sa features ng machine na ito. So, without further ado, samahan niyo ako sa vlog na ito. Tuturo ko kayo kung paano yung mga basic procedures how to operate this machine. So, tara na. Okay, for this type of machine, nakikita po natin na A3 po siya, no? Ayan, no? So, maganda yung kanyang interior, no? As you can see, meron siyang mga sizes ng paper, no? Ayan, so, and usually po, kapag ino-open natin yung machine, no? Yung cover ng kanyang flatbed, no? Umiilaw agad yung kanyang scan lamp, no? Scanner lamp, no? Ang procedures ng ganyan ay nangyayari lang sa mga gantong ka-heavy duty na mga machines, no? Turko kayo sa kanyang appearance, no? So, dito sa ating ADF ay pwedeng maglaman ng at least 50 pages, no? Sa ADF natin. Also, yung ADF natin compared to other copier machine, no? Meron na po siyang sensor, no? So, ito yung sensor ng mga originals, no? Kung napanood nyo yung vlog ko before, no? This also a type of actuator, no? This also a actuator, no? So, alam natin na si actuator is partner yan ng mga photo sensor. So, also, yung ADF natin ay meron siyang cover, no? So, again, marami rin tong mga actuators, no? Also here, no, meron siyang mga actuators dito, no? Ayan. So, RADF to, no? This is a RADF, no? Reversing Automatic Document Feeder, no? Marami siyang mga rollers diyan, no? Mga rubber, mga pick up, and also meron din siya mga mechanicals, no? Sa gilid, no? Mga gears, no? Ayan, no? This also actuator din yan. So, okay. Also, this one, no? So, okay. And, sa kanya namang side, no? Is yung kanyang tray number 5. No? So, ito yung tray number 5. Also, yung kanyang tray number 5 ay pwede rin siyang maglaman ng mga A3 machine, ay A3 papers, no? Ayan. Up to A3 papers yung kaya niyang i-accommodate sa tray number 5 na ito, no? So, adjustable yan, no? So, malaki yan compare sa ibang mga trays, no? Bypass tray, no? So, malaki yung kanyang tray. Pang A3 yan siya, no? Okay. So, doon din sa side ng bypass tray is the fusing section niya, no? No, yung cover na ito. So okay. This also the fusing section, no? And the transfer section here also, no? Sa mga malalaking unit, meron talagang mga ganito. So transfer section, yan, no? And also the fusing section dito, no? Yan, no? Meron nakalagay na nakalagay dyan na hot, no? So, fusing section yan. And also some belts, no? May mga belts dyan, no? Yan.
So, okay. Meron din siya mga mechanicals dito. Ayan. Then, dito naman po sa ating front section ay yun yung ating this is the imaging unit or the drum, no? Composed of 4 toners and drum. Dito yung drum niya, no? Nung tinur ko the last time kayo sa aming sa aking vlog the last time, nakita niyo kung ilaman ito, no? This is the waste tank, no? Dito napupunta yung mga waste. Then ito yung kanyang bukasan, no? Yan, no? Buksan natin. Subukan natin buksan niya. So, after natin mabuksan, so, we have to release this lock. Ayan, no? So, ito na yung kanyang drum. Ayan, no? So, drum unit, no? So, since apat ang kanyang toner, so, apat din yung kanyang drum. No? So, ito yung kanyang waste tank, no? So, balik na natin. Same procedure lang. Okay. Then, the drum. Okay. Then, cover. Okay, no? Then, also, it has a 4 trays po dito, no? 4 paper trays, no? This one is, nakaset po siya sa A3. Yan, no? Laki, no? A3, no? Actually, this is a large capacity tray. Alam ko, kasha po ang 500 pieces dito or one rim, no? So, okay. This tray 1. Also, the tray 2. Also, yung tray 2, kasha rin yung A3 dyan, no? Pero this time, ang nakaset dito is yung A4 size na bond paper, no? So, yan. And, tray number 3. Is nakaset siya sa legal, no? Legal size, no? Tray number 3. And last, yung tray number 4 is hindi pa nakaset, no? Nilagyan nila ng mga manuals muna for the meantime, no? So, okay. So, this also yung kanyang mga ports, no? We have USB port here, no? And another port, then yung LAN port niya, then yung printer cable. And lastly, meron siya dito ng another port pa na isa, no? Sa case namin, naka-connect siya sa LAN. No, naka-LAN po siya. So, okay. And lastly, the panel, no? Panel board, no? You will access it, no? So, naka-sleep mode siya. So, nagbi-blink lang yung kanyang power button, no? Then, naka-ilaw din yung kanyang home. So, yung power button, no? Yun. Yan, no? So, okay. This copier has a touchscreen panel and yung panel niya is pwedeng mag-move, no? Yan, pwedeng i-move, no? Depende sa inyong designated position, no? So, okay, we will access it. So, sa bandang taas, there is a local user, then home, no? Then yung reset. So, hindi muna natin alam yan, no? I-access, so... Yung mga buttons na copy, scan, address book, scan folder, send from folder, jobs, no, device, email, what else? Help, no, scan auto, ID card, copy, job flow sheets. We have photo print, scan to desktop, remote assistance, calibration, meron din. So ang dami, screen brightness, print mode. Cloud Service Hub, Working Folder, tapos, and Scan Translation Services, Cloud On Demand Print,
device lag services, USB, customize, and interrupt. So, for now, ang nagagamit lang natin dito is yung copy, no? So, yun lang usually yung pwede natin gawin, at saka yung print. Eh, since hindi pa naman nakakabit sa ano to, sa isang device, no? So, yung copy lang ang pwede natin i-testing, no? Kung paano accurate yung kanyang pag-copy. No? So, okay. We will get some original para malaman natin kung gaano ka accurate yung kanyang copy, no? So, I have here yung envelope ng Maynilad, no? Since ito ay colored, tignan natin kung gaano ka-accurate ang kulay, no? So, okay. So, first, we will place the original sa gitna, no? Place natin yung original at the center of the flatbed. Ayan, no? Then, close natin, no? Then, set up natin siya, no? So, press natin yung copy. Then, yung ating output ay nakaset sa black and white. So, set natin siya sa color. Lagyan natin is color. Okay. Then, we will check the other option. So, two-sided copy. Hindi naman, no? Paper supply, auto-select. So, since hindi tayo dumaan sa ADF, piliin natin yung A4 lang, no? A4. Okay. Reduce and enlarge. So, hindi na. Page per page, pages per side. Hindi na. Normal lang, no? Original type. Okay na. So, good. Good to go na tayo. Then, lagay natin sa number 1. Naka-default naman sa 1. So, all we have to do is to press the start button, no? So guys, ang kagandahan sa touchscreen is napakadali niyang i-manipulate, no? Madali siyang i-access. Pero pagka naman masira naman ang touchscreen, medyo mahal din yung kanyang parts. So okay, start na natin, no? Yan. So okay. Copying. So, yan yung kanyang, yan, may, nag-proceed na siya. So silipin natin yung lalabas, no? So dito siya, no? Abangan na natin, no? Kung paano lalabas yung ating original and kung gaano kaganda lalabas. Yun. Good. Okay, no? Completed. So bumalik din siya sa dati yung menu. So try natin ngayong ipag-compare ang... So may pagkakamali yata ako dun sa paglalagay ng original, no? So, hindi niya na-copy lahat. But, since ito yung ano, no? Tinan niyo kung gaano ka-accurate, no? So, ito yung original. Ito yung kinopia. So, kung mapapansin natin, ayan yung logo. So, ito yung logo. Halos the same. Walang pinag-iba, no? Hop. Ayan yung kinopia. Ayan yung output niya. Ito yung original. So, halos parehas. Walang pinagkaiba. Ayan, no? So, ang ganda niya. So, kung mapapansin nyo guys, yung kanyang finish ay glossy, no? So, kung ang gumagamit kayo ng papel na normal lang, na plain paper lang, makikita nyo yung kanyang finish dito is glossy type siya lumalabas. Kasi nga, since siya ay powder type, glossy talaga lumalabas. Hindi yung makita yung pagka-glossy niya eh, no? Yan yun. Nakita nyo yung side na to, glossy eh, no? Parang lumalabas mga guys, para siyang brochure, no? Diba? So, ang ganda. With this copier, no? Photocopier machine, nagmukha itong glossy, no? Ayan, no? Ang ganda. So without any adjustment, ganito yung copy niya. So pwede pa natin patingkarin ito o palightin pa ng konti just in case na gusto natin. Depende sa ating desired procedure, no? So okay, napakaganda ng machine na to. Nag-try lang tayo na mag-print, no?
sa ating bagong machine. And we will update you sa mga magiging outputs nito, no? Yung first maintenance niya, we will try also to upload that, no? And including the consumables that we're able to replace it in the further, no? Para tis alam din ng mga kaibigan natin kung paano ang maintenance nito, kung siya ba ay malakas, o kung siya ba expensive, o kung siya ba ay tama lang, no? So, okay, no? Maganda yung kanyang kopya talaga, no? At lumabas siya ng parang glossy dito, no? Sobra, no? Parang glossy talaga. Glossy talaga siya, as in, kung makikita nyo lang siya in person. So, halos pareha sila, halos the same, no? Ng output, no? So, okay. That ends my video for tonight. Again, this is Jake Santos from Joe Santoner Enterprise, and I hope na nakatulong sa inyo ang video na to para kung nagnanais kayo na bumili ng Apeo Sport, no? C2060, no? And mabigyan ko kayo ng tamang review in further pa, no, sa machine na ito. Kung nakatulong ang video na to sa inyo, nakakuha kayo ng other information, just click the subscribe button and i-like niyo yung video na to. And sharing na rin sa inyong mga friends para magkaroon din sila ng background sa machine na ating nire-review, no, sa araw na ito. Also, maraming salamat sa mga viewers natin and subscribers. And hopefully, this video will help you how to choose printer for your design business. So once again, this is Jake Santos, and maraming salamat po sa inyo lahat, and God bless po.